Mia Claravel Reyes. I'm a tattoo artist dito sa Connecticut. And mom. I graduated sa University of the Philippines. I majored in visual communication. My thesis was about traditional tattooing in Kalinga. I went up to Kalinga to research the meanings, the process, document. Not really document the process, they're more of, I took pictures of the elders that were still there. Kasi isa-isa na silang namamatay. So yung mga natitira doon, pinicturean ko their tattoos, the details. I made a this reference book. It's a supposed to be a campaign to promote the traditional tattooing sa mga kabataan. Parang hindi siya coffee table book eh. I don't really want to call it that way kasi it's parang highbrow na hindi siya abot kamay ng mga estudyante. So tinawag ko siyang reference book. Nandun yung mga symbols and their meanings. Tapos yung kwento ng travel ko doon, kinuwento ko rin. Yun, ganun lang. Tapos parang pinromote ko siya. Sa kanila, iba-iba eh. For women, it's primarily beauty, aesthetic. So if you have a lot of tattoos, you're beautiful. And parang people would like, more men, boys, men, would like to marry you. Tapos sa male, it's more of their badge of courage. Parang, tsaka rite of passage. Una rite of passage and then, if you become a warrior, the more tattoos, ibig sabihin mas marami kang napagdaanan ng mga headhunting, mga tribal wars, or na-defend mo yung tribe mo, ganun. Marami siyang ibig sabihin. So ngayon, I guess yes, kasi supposedly, your tattoos parang tell a lot about you, diba? Parang your experiences. Pero meron din namang aesthetic lang. Sa totoo lang, hindi mo naman ma-repeat sa tao na lahat may meaning eh. Yung iba, para lang embellish yung sarili nila. Which is okay. It's their choice, it's their skin. So, pwede rin. Yeah. Pareho lang. Nung college ako, nag-hena-hena na ako. Nag-face paint na ako ngayon as racket, sideline. Tapos, pero nakapatattoo na ako nun eh. Pero hindi pa pumapasok sa utak ko na mag-tattoo permanently. Kasi feeling ko parang hindi ko alam paano eh. Tapos nag-work na ako nung pag-graduate ko. Tapos after ko mag-work, na-encounter ko si Ricky Santa Ana. Si Ricky Santa Ana, kinausap ko, parang biglaan lang. Sabi ko, parang gusto ko mag-apprentice. Open ba kayo sa ganung idea? Sabi niya, sige, tara. Yun na yun, nag-start na dun. Nag-apprentice ako, tuloy-tuloy na. Tattoos, sabi nila, is the highest form of art. Kasi daw, buhay yung canvas mo. Tapos, di pwede magkamali. Iba kasi pag buhay eh, syempre ang dami mong consideration. Yun nga, health-wise, para dun sa kliyente, para sa'yo, yung design. Basta kakaiba siya. Hindi siya basta-basta lang na pwede mong balikan or itenga dyan tapos balikan ulit. Mali niya. Una, I love lines. Obviously, tsaka details. I love details. Masasabi kong influence, hindi ko siya sabi na pareho kami ng style. Ni Soil, yung favorite ko si Soil, si Yan Black. Siya yung sa Your Meat Is Mine, tsaka si Peter Orish, yung medyo unconventional, hindi siya yung mga realistic, hindi siya oriental. Parang kasi galing ako sa graphic design eh, so I use my, yung sa technical know-how ko sa Photoshop, nilayout ko, pinaglalaroan ko visually, tapos tinatransfer ko sa skin. I guess, siguro nga, mahilig ako sa details, tsaka kasi sa iba, pag maliit masyado yung design, tapos madetalye, they turn you down. Ako ay accept the challenge, I really like that kind of a challenge. Okay naman, syempre nung start na ka-intimidate, isa pa lang yung babaeng tattoo artist na kilala ko nung time na yon. Hindi ko alam kung meron pang nauna, pero alam naman ang lahat na si Raquel Natividad yung una, tsaka nag-excel talaga as a female tattoo artist, idol yun. Kaya sa akin, intimidating. Pero okay naman, kaya. Discrimination, it will always be there. Sadly, kasi parte siya ng kultura nating Pilipino, nakakatawa na parang natatakot ka sa isang taong may tattoo. Pero hindi, nandiyan na siya. Okay lang, kasi pag tinanggal mo yan, corny na ang tattoo. Para sa akin ah, ganun talaga. Pero sana ma-lessen, lalo na sa work, kasi ang daming hardworking people na may tattoo, na hindi naman nakaka-apekto yun sa kanila eh. Mabuti silang tao, hardworking pa rin sila. So I wish ma-lessen siya. Ew! Love story.
sa ano, 55 pinta. I started sa 55 pinta kasi in-invite ako nila Puto ng mga Kamikaze Boys kasi college mates ko sila sa Fine Arts. And then doon, natatatuwa ko, si Shelbs, he used to own the band rehearsal studio beside it, Sound Kitchen. Tapos he hung around a lot sa shop. And then he started learning how to tattoo. We helped him. Pero ang bilis siya kasi mag-pick up eh, kahit hindi kami sobrang tumutok sa kanya. He tattooed on his own. Tapos yun na, date lang. Yun, kami na. Fun! Fun kasi we, nagbukas kami ng sarili namin shop. Iba yung feeling. Masaya rin nung nagtatattoo kami doon. We had fun with the guys, the other guys. Pero iba rin pag yung kaming dalawa, tapos we work for our family, for our daughter Marley. Iba rin yung feeling. Well, feeling siya. Goal as a tattoo artist. Improve ko ano yung ginagawa ko. Kasi hindi naman ako competitive eh, sa totoo lang. I just do what I do. Yun lang. I'm not really after the awards. Kasi yun rin yung style ko, hindi naman yung parang yun yung mga nananalo. Kasi di ba realism yung ngayon, ganyan. Hindi naman ako ganun. I just do what I do. Yun lang, improve on what I do. So mga gusto magpatato, syempre isipin nyo yung design nyo. Sana, as much as maisip nila na may relevance sa ano nila, sa sarili nila, yung madedefend ba? Hindi lang madedefend, pero may kwento. Diba sabi nga nila, lahat ng tattoo may kwento sa'yo. Sa mga nag-aaral naman ng mag-tattoo, tattoo lang ng tattoo. Pero syempre, keep in mind yung mga health risk, tsaka yung pagiging yung sanitation sa pagtatato. Kasi hindi biro ang pagtatato, akakala lang nila tatulan-tato na madumi, kamay, walang gloves. Marami kang kailangan i-consider na health precautions. Ganun. Yun. Mas maganda mag-apprentice kayo. Yun lang, sa totoo lang. Mag-apprentice kasi you see ano yung mali, ano yung tama, ano yung dapat, may gwardiya ka. Yun. Shelby Reyes, tattoo artist sa Chronic Ink. Ako, I started 3 years ago sa 55 tinta. Yun, doon lang basically ako natuto din eh. Kasama ng ibang artist. Doon ko rin nakilala yung wife ko, kaya medyo doon ako nag-concentrate din. Nung bata pa ako, gusto ko talaga yung art eh, sa balat. So, nung bata pa ako, gusto ko talaga magkaroon ng tattoo. So, nung medyo nagkaroon na ako ng chance, talagang pinurso ko para matupad din yung gusto kong gawin talaga. Hindi ko masabi kung ano pa yung style ko, pero mas more on gusto ko kulay, ganyan. Parang medyo painting style yung ano, yung approach na. Mas gusto ko yung ganong ano. Medyo hindi ganong kalinis, pero may gradation yung kulay, ganyan. So, hanggang ngayon naman eh, hindi pa rin nalalaban ng ano yan eh. Parang continuous fight ng mga tattoo artist yan eh. So, siguro medyo sa akin, gusto ko lang na medyo magandang matulungan pa natin or ng publiko yung or maging aware lahat ng tao tungkol sa art na ginagawa natin. Tsaka hindi lang doon sa mismong art, pati yung proper sanitation, yung ganyan, para hindi rin maging negative yung effect sa ibang tao. Yung mga nagsisimula, siguro medyo ako, kinoconsider ko pa rin yung sarili ko as ano eh, as student pa din eh, kahit medyo may mga natutunan na akong iba sa ibang artist, pero gusto kong matuto pa din. So sana lahat ganun yung maging attitude para makuha nilang yung mismong gusto nilang magawa sa art ba. Talaga gusto kong pangarap kong magtato kasama yung wife ko sa ibang bansa. So may plano kaming mag-travel. So ganun yung gagawin namin. Mag-travel kami tapos magtatato. Pagka sa at least kung di sila makapunta rito, kami na lang yung pupunta, parang ganun. Pero ano lang naman yun eh, parang pangarap namin dalawa talaga na ganun yung gawin. Now 3 years later, wheels are
don't feel anything at all. How do we get so Reyes. I'm a tattoo artist and you're watching Camera Geek TV.